Dapat nating dakilain, yes, ang Panginoon, nag-iisang manlilikha. Tanging tagapagligtas, kahanga-hangang tagapayo, amang mapagmahal, siya'y kublihan, pag-asa ng lahat. At ng tuhod, lahat ng tuhod, sa kanya ay sasamba. Lahat ng labi magsasambit ng papuri. Tanging pangalan niya ang itataas. Panginoong Jesus, Panginoong Jesus, Panginoong. One more time, mula sa umpisa, marapat nating dakilain. Marapat nating dakilain ang Panginoon, nag-iisang manlilikha. Tanging tagapagligtas, kahanga-hangang tagapayo, amang mapagmahal, siya'y kublihan, pag-asa ng lahat. Lahat ng tuhod, lahat ng tuhod, sa kanya ay sasamba. Lahat ng labi magsasambit ng papuri. Tanging pangalan niya ang itataas. Panginoong Jesus, Panginoong Jesus, Panginoon. Lahat ng tuhod sa kanya ay sasamba. Lahat ng tuhod sa kanya ay sasamba. Lahat ng labi magsasambit ng papuri. Tanging pangalan niya ang itataas. Panginoong Jesus, Panginoong Jesus. Hallelujah. Purihin natin ang Panginoon. Glorify your holy name, O Lord Jesus. We glorify. Hallelujah, hallelujah. Karapat dapat kayong purihin, karapat dapat kayong sambahin, parangalan, papurihan, pasalamatan, dakilain, itaas. Glory be to your holy name, O Lord. Kahanga-hangang tagapayo. Sa mga churches ngayon, kailangan namin kayo, Panginoon. Kailangan namin ng kahanga-hangang tagapayo. Dahil marami mga dumarating na sitwasyon sa mga gawain, sa mga pamilya, sa mga personal na buhay. Hindi namin alam ang gagawin, Panginoon. Kailangan namin ng kahanga-hangang tagapayo. At hindi yung nagpapayo na nababayaran, na nag-a-analyze. Kailangan namin yung kahanga-hangang tagapayo na amang nagmamahal. Yung concern sa amin. Hallelujah. Yung nahipo sa aming kahinaan, yung nakadama ng pakiramdam papaano ang mabuhay na isang tao. Kailangan po namin sa mga panahong ito. Hallelujah. Tumugon nga po kayo sa amin. Kailangan namin kayo, Panginoon, kahanga-hangang tagapayo. Kailangan po namin kayo, O Diyos. Magbigay ng gabay sa inyong mga anak. Thank you, Lord. We recognize you, O Lord. We recognize you, Holy Spirit. Kung wala kayo, everything that we will do will just be human effort. Pagsisikap ng isang taong kapos. Kaya kami nakakapagpatuloy, Holy Spirit, ay dahil po sa inyo. Dahil sa inyo masaganang biyaya at paggabay sa amin. Pangunahan niyo po kami. Kayo po ang masunod sa aming mga programa, Lord. Kayo, Panginoon. Hindi ang aming programa, hindi mga layunin namin. Kayo po ang nais niyo, ang gabay ninyo sa amin. Kayo po ang masunod sa aming buhay. Salamat po sa inyo. Salamat po, O Diyos.
Pinupuri namin kayo. Hallelujah. We give you all the glory. In Jesus' name, hallelujah. Amen, amen. Praise your holy name. Purihin ang Panginoon. Pagka hindi nyo alam ang gagawin, lagi nyong maaasahan ng Panginoon. Lumapit po tayo lagi sa Panginoon. At hindi niya itinataboy yung mga nagtatanong. Ayaw din ng Panginoon na tayo ay nagkakamali. Kung ayaw nyo na kayo'y nagkakamali, ayaw rin ng Panginoon na nagkakamali kayo. Kaya pagka sa isang pamilya, meron ng kontra-kontra ng kaisipan. Pagka meron ng iba-ibang mga gusto. Pagka sa church, may iba-iba ng mga damdami, nagkakaroon na ng hiwa-hiwalay, dapat tumigilan lahat at tanungin ng Panginoon, Lord, ano ba gusto nyong gawin? Meron kaming gusto, meron silang gusto, meron akong damdamin, meron silang damdamin, pero ano bang damdamin ang gusto ninyo? Siya ang kahangahangang tagapayo. Wonderful Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace. Hallelujah. Hindi tayo dapat kinakapos ng mga magagandang idea. Hindi tayo dapat kinakapos ng mga eksaktong pamamaraan. Bakit? Nananahan sa atin yung dakilang tagapayo. Hindi tayo dapat nauubusan ng sasabihin na tama. Dahil dumadaloy sa atin ang banal na Espiritu. Ang kailangan lang natin, i-focus natin ang sarili natin sa nais sabihin ng Panginoon. Matuto tayong tumahimik. At sabihin natin, Lord, tulungan niyo po kami. Nang ako'y bata-bata sa pananampalataya, nako, sinasabi ko sa inyo, siguro kalahating booklet ang naipagpe-pray ko na nasasabi ko. Ngayong tumagal-tagal na ako sa pananampalataya, wala pa sigurong isang paragraph ang nasasabi ko pagka ako'y nagpe-pray. At nakita ko may mas matinding kagaangan yung hayaan mong ang Diyos ang magsalita sa iyo. Magtanong ka sa Panginoon. Alam na ng Panginoon lahat ng gusto mong sabihin. Magtanong ka sa Panginoon. At humahaba lang po yung sinasabi ko pagka Wednesday, pagka ipinapanalangin yung mga kamag-anak ninyo, yung mga ibinigay ninyong pangalan na hindi pa nakakakilala sa Panginoon. Yun, umaabot ng 2 oras para banggitin lahat yun, yung mga pangalan na yun. Ninudulog sa Panginoon. Pero mas may kagaangan, mas may kapahingahan yung hayaan mong ang Diyos ang magsalita sa iyo. Eh gusto ko rin maghinga sa Panginoon. Gusto kong, oo, pwede mong gawin yon. Pero mas maganda, bungkali na ng Diyos lahat at kunin niya yung lahat ng kabigatan. At kausapin ka niya, kwentuhan ka niya, pasayahin ka ng Panginoon. Hallelujah. Tandaan po natin yan, mga kapatid. Pumunta na tayo sa ating pag-aaral. John chapter 13. Juan chapter 13. Welcome po namin ang bawat isa sa inyo. God bless po sa inyong lahat. Nitong nakaraang 2 araw, hindi ako nakapag-re-reply sa mga messages ninyo at sa mga comment dahil nasa biyahe po ako palagi. Pero welcome ko po kayo. Nagagalak po ako sa inyong mga comments at meron kaming napuputol. Meron kaming bilin, Brother Mauro Ruma. No, ito pong isa nating kapatid rito, si Brother Edgar Bayang. Taga Itiage, Isabela po yan, Brother Mauro, Sister Minor. Gusto niya kayong ma-meet. Kapatiran po natin siya. Ano pangalan ng church niya? JLY po. Jesus Loves You. Jesus Loves You. Napakagandang pangalan pa lang eh. Humahayo na eh. Jesus Loves You. Nice niya kayong makilala, no? At nice niya ring dalawin yung church ng Door of Faith dyan sa Itiage. Pauwi na po siya sa Abente. Nabawasan kami ng bayang. Okay, John chapter 13. Basahin po natin, sabay-sabay tayo, verse 18 hanggang 19, tapos lalaktaw tayo ng 21. Kahapon natin diniscuss yung verse 20. Ano po? Sige po, verse 18, basahin natin. Pakisulat lang sa inyo dyan. John chapter 13, verse 18 to 19, tapos 21. Lalaktaw tayo sa 21 hanggang sa mga sumusunod. Tayo pong lahat. Hindi ko sinasabing mapalad kayong lahat dahil kilala ko ang mga pinili ko.
Pero kailangang matupad ang sinasabi sa kasulatan na trinaidor ako ng nakisalo sa akin. Sinasabi ko ito sa pagkain, sa aking pagkain. Sinasabi ko ito sa inyo bago pa man mangyari, upang kapag nangyari na ay maniwala kayo na ako nga ang Kristo. 21. Pagkasabi ni Jesus, nito ni Jesus, nabagabag siya. Sinabi niya, ang totoo, tratraidorin ako ng isa sa inyo. Nagtinginan ang mga tagasunod niya na naguguluhan kung sino ang tinutukoy niya. Nakasandal kay Jesus ang tagasunod na minamahal niya. Kaya sinenyasan siya ni Simon Pedro na tanungin si Jesus kung sino ang tinutukoy nito. Kaya habang nakasandal siya kay Jesus, nagtanong siya, Panginoon, sino po ang tinutukoy ninyo? Sumagot si Jesus, kung sino ang bibigyan ko ng tinapay na isinawsaw ko, siya iyon. Kaya kumuha si Jesus ng tinapay at matapos isawsaw ay ibinigay kay Judas na anak ni Simon Iscariote. Nang matanggap ni Judas ang tinapay, pumasok sa kanya si Satanas. Sinabi ni Jesus sa kanya, gawin mo na agad ang dapat mong gawin. Hindi na intindihan ng mga kasalo sa hapunan kung bakit sinabi iyon ni Jesus. Ang akala ng iba, inutusan lang siya ni Jesus na bumili ng mga kakailanganin sa pista o kaya'y magbigay ng limos sa mga mahihirap dahil siya ang tagapag-ingat ng pera. Pagkakain ni Judas ng tinapay, agad siyang umalis gabi na noon. Sumubo pa rin, ano? Talagang kumain muna bago nagkanono. Siyempre, kailangan na energy. Napakagandang pag-aaral po nito at gusto kong maintindihan ninyo po ito, mga kapatid. The need for a traitor. The need for a traitor. Ang pangangailangan ng isang traitor. Hindi matutubos ang tao kung walang magta-traitor. Amen. Hindi po pwede magpresenta ang Panginoon dito, bumaba sa lupa at sabihin niya, narito na ako, ako ang anak ng Diyos, para tubusin kayo, pakipatayin niyo nga ako. O pumunta, Kaipas, halina kayo, kilala ko naman kayo, alam ko naman na ano. Hindi niya pwedeng puwersahin yung mga tao sa pagpatay sa kanya. Nung bata pa kami, dahil sa kababawa ng pagkaunawa, lagi kami nagbibiroan ng mga kaibigan ko, mga kababata ko sa sentro. Baka magkasala pa tayo. Baka ano tayo. Buti pa, patayin mo na ako habang ako'y malakas sa pananampalataya. At least ikaw lang may kasalanan. Ako pinatay mo, ligtas ako. O tapos siya naman ang papatay sa'yo. Niligtas ka rin, mingi ka muna ng tawad. No? Eh paano yung kaduluduluhan? Haya mo pagpipray ka namin na may pumatay din sa'yo. Dahil sa... Hindi po pwedeng ipresenta yung sarili sa kamatayan na ikaw ang gagawa ng paraan para patayin kanila. Kinakailangan ang, para maging totoo yung kamatayan ng Panginoon, kinakailangan gagawin ng mga tao ayon sa kanilang kusang kaisipan. Yun nga lang, bago nagkusa yung mga tao, nakita na ng Panginoon at naisulat yung gagawin ng mga tao. Huwag na nating i-fault ang Panginoon. Ay, ang Panginoon, alam niya na naman ang mangyayari. Kaya nga natutuwa ako rito sa ano eh, sa verse 21. Ano sabi sa verse 21? Pagkasabi nito ni Jesus, nabagabag siya. Sinabi niya, ang totoo, tatraidorin ako ng isa sa inyo. Hindi sinabi ng Panginoon yan sa ganyang pamamaraan. Ang totoo, tatraidorin ako ng isa sa inyo. Ganun ba itsura nung nabagabag? Paano magsalita yung nababagabag? Yung nararamdaman niya na meron na siyang dadanasin na matinding hirap. Yung merong matinding pasakit na bababa sa kanya. Hindi ko kayang i-describe. At kung sisikapin ko, kakapusin pa rin ako dahil hindi ko naranasan yung dinanas ng Panginoon. Pero kailangan may traitor. Mga kapatid, makinig kayo. Kailangan din natin si Satanas eh. Kailangan din natin yung mga taong liko. Kailangan din natin yung mga tao na gumagawa ng mali. Dahil sa pamamagitan nun, lalabas yung kadakilaan ng Panginoon. Gusto natin na ang mga taong liko ay maligtas. Pero may mga tao talaga na ayaw maligtas o may mga tao talaga na nagkakaroon ng kaisipan na gumawa ng hindi tama sa atin
At yung iba naman, gumagawa ng walang kaalaman. Hindi nila alam, nasasaktan na tayo, gumagawa na sila ng masama. Kailangan natin yun sa buhay. There's a need for a traitor. Para magkaroon ng kaligtasan. Ganun din naman, para makapagpatuloy ka, mapatibay ka. Paano ka mapapatibay kung walang pagsubok? At pagka kailangan mo ng pagsubok, kailangan mo ng susubok sa iyo. Kailangan ng sitwasyon na pangit. It is necessary. Hindi natin dapat itinataboy ang pagsubok. Ang mga pagsubok ay wine-welcome. Yung mga taong gumagawa ng hindi maganda sa atin, wine-welcome natin yan. Bakit? It is a necessity. Necessity yan sa buhay Kristiyano. Kaya nga alam nyo, si Satanas, itinakda na yung pagdurusa niya, yung time na hahatulan siya, but not yet. Hindi pa ngayon. Bakit? Nagagamit rin siya ng Panginoon. Para patibayin tayo, para tayo ay masubukan, matraining. Kaya nung ang Panginoong Jesus ay naririto sa tagpo na ito, sinasabi niya, sinasabi ko na sa inyo ngayon na may magtatry, pinaparinig ko na sa inyo para pag nangyari na, maalala nyo na sinabi ko at maniwala kayo sa akin. Pero kahit pinapaunahan ng Panginoon yung mga alagad, may bigat din sa kanya. Palagi kung, tapos, diretsyo natin, nakasandal noon, nakasandal kay Jesus ang tagasunod na minamahal niya, si John yun, yung nagsulat nito. Nakasandal sa Panginoon. Isang formal occasion, no? Passover, maghahapunan sila. Special na hapunan yan. Tapos yung isa, close. Kaya sinayin niya sa ni Pedro, Juan, ayoko. Sige, natanungin mo. Panginoon, sino po ang, Panginoon, sino po ang sa inyo, magtatry doon? Tapos tingnan niyo ang Panginoon, na-share ko na ito sa anan yata At saka nung nandoon pa tayo sa dating simbahan. At saka minsan doon sa Anana na church. Sabi ng Panginoon, o yung pagbibigyan ko nitong tinapay na isasawsaw ko. Pinakain pa ng Panginoon bago nag-tridor Mapupuyat kasi nitong gabi si Judas Kailangan niya ng energy. Tingnan niyo ang Panginoon Yung pagbibigyan ko na pagsasawsaw, yung pagbibigyan ko ng tinapay na sinawsaw. Tapos binigay kay Judas Iscariote. At ano sabi doon sa binasa natin? Pagkabigay kay Judas Iscariote, pumasok na si Satanas sa kanya. Na-consume na siya nung idea, alam ko na yung gagawin ko. Pero ang Panginoon, tingnan ninyo, hindi niya, walang pagpigil Hindi niya sinabihan yung mga alagad, pigilan niyo ito, tatraidorin ako nito ngayong araw na, ngayong gabi na ito. Dapat hadlangan ang mga plano na ito. Alam niyo, tama na hadlangan natin yung gawa ng kaaway. Kaya lang, mga kapatid, pagka hindi gagawa ang kaaway, hindi rin masusunod yung kalooban ng Diyos. Pagkasi, gusto ko maintindihan nyo ito maigi, no? Medyo malalim ang implication nito sa atin. Minsan kasi, pinagpe-pray natin, Panginoon, hadlangan nyo nga po itong ginagawa na ito ng kaaway. Pigilan nyo nga ito, Panginoon. Kaya lang, baka yung ginagawa ng kaaway na yon na panggugulo, ay magiging daan para maluwalhati ang Panginoon, para madakila ang Panginoon. Alam nyo, pagka yung olive, ano ba olive sa Tagalog? Olibo. Espanyol yun Yung olive, para makuha mo yung langis niyan. Gusto ko maintindihan nyo ito maigi. No? Malalim ang implication nito sa bawat isa sa atin. Mababago prayer nyo pag naintindihan nyo ito. Para yung oil ng olive, bubuntunin yan ng isang bunton na para siyang isang paleta, isang tumbok na parang ganyan. Tapos, may ibababa na bato na mabigat na didiinan yung olive para kumatas.
Alam nyo kung anong kahulugan nun? Yung bato na yon, ano pangalan doon? Ano pangalan nun? Sinair ko na dati sa inyo yan. Ano pangalan ng bato na dumidiin doon sa olive para lumabas yung oil? Gethsemane. Sa English, Gethsemane. Nandun sila sa garden ng Gethsemane. Sa lugar kung saan kinakatas yung langis. At nung time na yon, kinakatas din yun lahat ng damdamin ng Panginoon. Nakapasan sa kanya yung kabigatan ng kasalanan ng mundo. Kaya ano raw yung pawis ng Panginoon? Ay yung luha ng Panginoon, parang ano, patak ng dugo. Ano kaya? Wag na lang. Natatandaan niyo yung prayer ng Panginoon sa chapter 12 verse 27. Tingnan niyo, chapter 12 verse 27, the need for a traitor. The need for persecution. The need for rebellion. Hadlangan na lang, Lord, wag na lang magkaroon ng pagsubok. Panginoon, dinadalangin ko lahat ng mangyayari sa akin ay yung magaganda. Wala man lang ako makasalubong sa buhay Kristiyano na ito, nauusigin ako kahit isang pagkakataon. Ano sabi ng Panginoon dito? 27, John chapter 12 verse 27. Sinabi pa ni Jesus, nababagabag ako ngayon, sasabihin ko ba sa Ama na iligtas niya ako sa nalalapit na paghihirap? Hindi, dahil ito ang dahilan ng pagpunta ko rito. May mga pagkakataon, pagka nababagabag tayo sa ginagawa ng mga tao, ganito ni Edgar, biglang pinauwi, wala namang ginawang mali. Namaga lang yung tuhod. Yun lang ang kasalanan, namaga ang tuhod. Isang offense na pala sa pagtatrabaho yun. Wala ka namang ginagawang mali. No, minsan, pagka dumarating yung mga ganong sitwasyon, Lord, wag, ayoko nung ganito. Hindi po pwedeng gawin sa akin ito. Wala akong ginagawang mali. Ano, kagaya ng Panginoon? Sasabihin ba ng Panginoon sa Ama, Ama, wag, nababagabag ako. Ang hirap pala nitong gagawin nila sa akin. There's a need para sa kalaban. Hindi na natin kailangan tulungan ng kaaway. Lord, tulungan nyo nga po si Satanas. Sige nga po, makakilos nga si Satanas sa buhay ko at sa sit. Hindi nyo na kailangan ipag-pray Satanas. Tapat na siya sa kanyang tungkulin. Kaya nga ang tawag natin sa kanya, kaaway. He is faithful. Faithful ang Diyos na iligtas tayo. Faithful rin si Satanas makipag-away sa atin. Kaya huwag nyo na siyang intindihin. Ang intindihin mo na lang, patibayin mo yung sarili mo sa Panginoon. Dahil tayo'y anak ng Diyos. Amen? Hindi siya papayag na may mangyari sa atin na hindi papaloob sa kanyang kalooban. Hindi siya papayag. Si Satanas, hindi pwedeng gumawa ng programa niya sa buhay natin at yun ang magtagumpay. No? Pagka ikaw ay sa Panginoon at ang pag-asa mo ay sa Panginoon, hindi papayagan ng Panginoon ng kahit ano. Subukan nyo ngang magluto, magkumain ng pinya, huwag nyong balatan. Ay hindi, liliit yung pinya eh. Kaya eh, marami tayo. Sige. Magagalit yung unang kakagat. Kasi yung balatan sa kanila eh. There has to be a purging. Kinakailangan talaga the need for a traitor. Kaya nung ang Panginoon, nagsasalita siya rito, yung sasaluhang, yung bibigyan ko ng tinapay. At nung binigyan niya si Judas, pinasok na si Judas ng kaaway. Kung ano yung dapat mong gawin, gawin mo na. Pero yung sabi ng Panginoon dito, verse 27, na matanggap ni Judas ang tinapay, pumasok sa kanya Satanas, sinabi ni Jesus sa kanya, gawin mo na agad ang dapat mong gawin. Gawin mo na yung dapat mong gawin. At tignan nyo rito, lagi kong binabanggit ito, ang Panginoon, hindi niya pa inilagay sa kahihiyan si Satanas, si Judas. Hindi niya sinabi, sige na, gawin mo na yung gagawin mo. Diba mukhang pera ka? Di ba kayo, bibenta mo ko? Sige na, gawin mo na. Di ba may mga kakuntsaba ka doon? Walang masamang damdamin ng Panginoon doon sa taong magkakanulo sa kanya. Bakit? Kailangang mangyari yun eh. Pwede ba, Pastor, sumama naman ang loob ko kahit papano? Ang Panginoon nga, hindi sumama ang loob kay Judas eh.
Minsan, nababanggit ko rin ito sa aklat ng Jude, sa aklat ng Judas, bago po mag-aklat ng Revelation, bago mag-aklat ng pahayag. Nababanggit ko rin ito. Ito, Satanas na ito. Sa Judas chapter 1, verse 9. Ano yung sitwasyon dito? Namatay si Moses at si Michael ang nautusan na maglibing. Ngayon, dumating si Satanas, gustong agawin yung bangkay ni Moses. Sige, Judas verse 9. Dahil isang kapitulo lang yan eh. Sabi rito, kahit na si Michael na pinuno ng mga anghel ay hindi nanlait ng ganoon sapagkat nang makipagtalo siya sa Diablo, kung sino sa kanila ang kukuha ng bangkay ni Moises, hindi siya nanghas umakusa ng may panlalait, sa halip sinabi lang niya, sawayin ka ng Panginoon. Si Satanas na nga na nanggugulo doon sa ipinapagawa kay Michael eh, dumating para maagawin eh. Hindi siya nagsalita ng may masamang damdamin. Ang sinasabi niya lang, sawayin ka ng Panginoon, Satanas. Kukunin ko yan, kukunin ko. Paano kaya nag-away ang dalawang anghel? Paano sila nagtalo? Dumating si Satanas, Michael, kukunin ko yung bangkay na yan. Patay na yan, wala kang ano. Satanas, sawayin ka ng Panginoon. Ganun lang. Walang ano, Satanas, kasama kita dati. Dati kang ganito. No? Wala, walang ano. Balik tayo doon sa dyan. Kaya si Iscariote, si Judas, ay nakaalis nang walang masamang loob sa kanya yung kanyang mga kasamahan. Hindi nga nila alam na nangungupit ito eh. Ang Panginoon lang ang nakakaalam na nagnanakaw ito doon sa kanilang kaban eh. At nakaalis ng malaya si ano. Feeling pa nung mga ano, nung mga alagad, kawawa naman si Judas. Nasa panahon ng pagkain, biglang inutusan bumili ng pagkain. At pwede rin nila naisip, napakabait talaga nito ni Judas. Panahon ng pagkain namin, aalis para maglimos sa mga nangangailangan. O talaga, social worker talaga ito si Judas na ito. Hindi nila alam, yung pag-alis pala ni Judas ay para ipagkanulo ang Panginoon. Minsan, ang sarap, ibunyag yung nagkasala. Lalo na, pagka alam mong ikaw ang tama, ang sarap, ayan o, yan ang may gawa sa akin ng bagay na yon. Pero ang Panginoon, hindi niya na. Wala nang ano yun eh. No bearing na yun eh. So sige na, Judas, gawin mo na. At nakaalis nga si Judas. Ang basaya nito, nung umalis siyang busog. Mga kapatid, ina-apply kasi ng Panginoon yung sinabi niya. Amen. Pakanin mo ang kaaway mo. Ina-apply ng Panginoon. Panahon ng hapunan eh. Hindi sinabi ng Panginoon, pagkakanumulumuloy na ako, makikikain ka pa dito sa amin. Hindi. Ano sabi ng ano Roma? Ina-apply ng Panginoon eh. Hindi tayo inutusan ng Panginoon na hindi niya muna ipinakita sa atin kung paano gawin. Kanina, hinugasan niya ng paa si ano, Judas. Ngayon naman, sinubuan niya pa. Pinakain pa. Sa Roma chapter 12. Pisaan natin sa verse 17. Roma chapter 12, verse 17. Patapos na po tayo. Roma 12, 17 hanggang 21. Sige po, pakisulat nyo. Roma chapter 12, verse 17 to 21. Huwag ninyong gantihan ng masama ang mga gumagawa sa inyo ng masama. Gawin ninyo ang mabuti sa paningin ng lahat. Hanggat maaari mamuhay kayo ng mapayapa sa lahat ng tao, mga minamahal, huwag kayong maghihiganti, ipaubaya ninyo iyan sa Diyos, sapagkat sinabi ng Panginoon sa kasulatan, ako ang maghihiganti, ako ang magpaparusa, kaya kung nagugutom ang iyong kaaway, ano gagawin? Tiisin mo yan. Sama ng loob, ano yan eh. Para sa mga mababait lang ito. Ano yung kasunod? Kung siya'y nauuhaw,
painumin mo. Dahil kapag ginawa mo ang mga ito, mapapahiya siya sa kanyang sarili. Hindi napapahiya yan, ang kapal niyan eh. Eh, problema niya na yon. Pero ikaw, ang dapat mong gawin, gawin mo yung tama. Yung pinaka, yung 21, ang pinakamatindi dyan. Sabay-sabay tayo. Ready? Go. Huwag kayong patatalo sa masama, kundi talunin ninyo ang masama sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti. Walang maisusumbat si Judas sa Panginoon. Wala siyang maisusumbat. Bakit? Hanggang sa kaduluduluhan, trinato niya si Judas na isang alagad. Hanggang sa kaduluduluhan, pinakitaan niya ng mabuti si Judas. Walang maisusumbat sa kanya. Walang struggle dito between the Lord and his traitor. Walang struggle. Bakit? Hinayaan ng Panginoon yung traitor na yun. Labas na ako. Sabi, parang sinasabi ng Panginoon, labas na ako. Kung ano gusto mong gawin, sige, gawin mo na. Nakaready na ako doon sa part ko. Nakapag ano na ako. Ready na ako. So you see, mga kapatid, there's a need. Yung mga tao na gumagawa ng hindi maganda, kailangan natin yan. Nasala na rin ng Panginoon yan, na-screen na rin ng Panginoon yan. Hindi naman ibig sabihin lahat sila'y mauuwi sa pagpapakamatay, kagaya ni Judas. Merong mga tao na gumagawa sa atin na hindi maganda na tayo pala ang tinawag para iligtas sila. At minsan yung paggawa nila ng hindi maganda sa atin ang magiging daan para sila ay maka-encounter ng totoong pag-ibig na nanggagaling sa Panginoon. Di natin alam. Pero ang alam natin, hawak ng Panginoon ang ating buhay. Kaya hindi tayo, hindi rebuke ng rebuke. Magtapos tayo dun sa Gawa. Chapter 4. Gawa, chapter 4. Verse 29 hanggang 30. Gawa, chapter 4, verse 29 to 30. Sabi rito, Gawa, chapter 4, verse 29 to 30. Sabi rito, at ngayon, Panginoon, pinagbabantaan nila kami, tulungan niyo kami na inyong mga lingkod na maging matapang sa pangangaral ng inyong salita. 30. Ipakita niyo ang inyong kapangyarihan, loobin niyo na sa pamamagitan ng kapangyarihan ni Jesus, na inyong banal na lingkod ay mapagaling namin ang mga may sakit at makagawa kami ng mga himala at mga kamanghamanghang bagay. Bibihi-bihira kung meron man na yung mga alagad sa aklat na mga gawa na nalangin na mawala yung pag-uusig, na mawala yung banta, hindi. Alam nila na kailangan yon. Pinaunahan na sila ng Panginoon na magkakaroon sila ng mga pag-uusig. Ikukulong sila. Pinaunahan na sila. Expected na yan. Mga kapatid, mga anak kayo ng Diyos. At yung lahat ng anak ng Diyos may kalaban. Si Satanas. At yung mga lalang ni Satanas. Alam na nila yan. Anong ginawa nila? Panginoon, bigyan nyo kami ng katapangan. Nasa pakikipaglaban tayo. Amen? So hindi natin dapat ipinapanalangin palagi na mawala yung kalaban. Ang gawin natin, patibayin tayo sa Panginoon para tayo ay maging matapang sa pakikipaglaban. At ang pakikipaglaban natin, hindi sa laman at dugo. Hindi sa suntukan, hindi sa sigawan. Ang pakikipaglaban natin sa pagsunod doon sa ginagawa, pinapagawa ng Panginoon. Maging matibay ka ron, ma-focus ka doon. Ano man yung ginagawa ng iba. Pagpalain kayo ng Panginoon sa mga salitang ito. At maintindihan natin na pagdating sa panalangin, hindi palaging sumbong at dalangin na mawala sila, mawala ito, mawala yung ganyan. Magpakatatag tayo sa Panginoon. There's a need for a traitor. Huwag naman tayo yon. Tayo yung lahi ng Diyos. Tayo yung nilalabanan. At dahil doon sa mga paglaban sa atin ng gawa ng kaaway, tayo yung nagtatagumpay. Amen? Tayo manalangin. Naman naming Diyos, salamat sa inyong mga salita sa umagang ito. Sa inyo lamang ang papuri. Salamat sa banal na Espiritu, Lord. Kung wala po ang banal na Espiritu sa amin, hindi kami makakapanatili sa pag-aaral ng inyong mga salita.
Kayo po ang aming gabay. Lord, i-guide niyo kami. Ihanda niyo po kami sa gawain bukas lahat ng naka-assign na magsalita sa harapan at magbahagi ng inyong salita. Humihingi po kami ng gabay sa inyo. Huwag kaming na-excite dun sa nabasang libro, sa napanood, at yun na maging guide namin. I-guide niyo po kami, ang mga churches namin, sa aming mga pagdulog. Kayo po ang gumabay sa amin. Kahit sa aming mga pananalangin, Holy Spirit, kayo po ang kailangan namin. Gabayan niyo kami sa pananalangin. Turuan niyo po kami. At yung mensahe na binigay ninyo sa amin sa umagang ito, tulungan niyo po kami na huwag mawawala sa aming kaisipan, maipamuhay namin upang hindi kami nagugulumihanan pagka may mga bagay na dumarating sa amin. Kundi ang lagi namin makikita ang inyong mapagpalang kamay na palagi kaming bibigyan ng tagumpay. Salamat sa inyo. To you be all the glory. In Jesus' name, amen. Amen. Pagpalain po kayo ng Panginoon. God bless po sa inyo. Ariel, batiin mo na muna yung mga pwedeng batiin. Ito po yung mag-asawa namin dito, mga bagong mag-asawa. Ayan. Si Brother Elmer at saka si Aimee. Panalangin po natin sila. Chris, batiin mo yung pamilya mo. Ayan, si Pastora, dumating na po. Jason, lahat ng mga, hindi ko papangalanan. God bless po sa inyo. Pagpalain kayo ng Panginoon.